Welcome dito sa part 2 ng ating online class. Kung natandaan mo, sa part 1, pinag-aralan natin yung tatlong sikreto ng mga successful at mayayaman. At kung gusto din natin yumaman at maging successful, kailangan lang din natin gayahin kung anong meron itong mga successful na tao na to. So napag-aralan natin na ang mga sikreto nitong mga successful at mayayamang tao ay una, lahat sila ay mga entrepreneurs, lahat sila ay mga negosyante. Pangalawa, lahat sila ay mga open-minded, lahat sila ay willing mag-invest para sa kanilang kaalaman. Pangatlo, lahat sila ay merong mga mentors. Now, ngayon naman, dito sa part 2 ng ating online class, pag-aaralan natin kung ano yung mga mindset na kailangan natin kung talagang gusto natin na mag-grow, maging successful, at kung gusto natin magkaroon ng magandang transformation sa buhay natin. Kailangan nating malaman itong mga mindset na to dahil hindi sapat na alam lang natin kung anong mga gagawin. Kailangan meron tayong mindset, tamang mindset na tutulong sa atin para umangat, umasenso, at maging successful sa buhay. Dahil kung gusto natin magkaroon ng transformation at pagbabago sa buhay natin, ang unang kailangan nating magbago at ang unang kailangan nating itama ay yung nasa loob natin, which is yung ating mindset. Kakatapos lang namin magparasailing kanina. Yun yung hila-hila ka ng speedboat at nandun ka sa taas at meron kang malaking-malaking parachute. No? So ang taas-taas nung inangat namin, napakataas nung inakyat namin, nakakalula. Pero ang tumulong sa amin para umangat ng ganong kataas ay yung pagkalaki-laking parachute na nakatali sa likuran namin. Siguro kung maliit yung parachute na yun, hindi kami kakayanin iangat ng mataas na mataas o kaya sobrang mahihirapan. No? Yung parachute sa parasailing, pwede natin yung i-compare o ihalin tulad sa mindset natin. Kung maliit yung mindset natin o kaya mali yung mga mindset na meron tayo, mahihirapan din tayo umangat at umasenso. Pero kung malaki or tama yung mindset na meron tayo, madali tayong aangat, madali tayong aasenso. Ang tanong, ready ka na bang malaman kung ano itong mga mindset na to? Ready ka na bang matutunan kung ano yung mga mindset na tutulong sa'yo para umangat, umasenso, at yumaman? So kung ready ka na, tara punta ulit tayo dun sa laptop, andun yung mga training na pag-aaralan natin. Itong unang mindset na pag-aaralan natin, para sa akin ito yung pinakamahalagang mindset kung gusto mong ma-achieve ang mga goals mo at kung gusto mong maabot ang mga pangarap mo. May kukwento ako sa'yo, medyo nakakalungkot to. One time, nasa mall kami, kasama ko yung anak ko. Nasa bilihan kami ng laruan. May isang bata na nilalaro niya yung mga nakadisplay na laruan. Ang saya-saya niya, enjoy na enjoy siya sa paglalaro. Yung ngiti niya, abot hanggang tenga. Sabay bigla niyang kinalabit yung nanay niya. Sumenyas na gusto niyang ipabili yung nilalaruan niya. Alam mo kung anong sinagot ng nanay niya? Sinigawan ba naman yung anak niya? Huwag yan, mahal yan. Tanong, nakarinig ka na din ba ng parang ganon? O kaya ng parang katulad no, na may nagsabi na hindi kaya ng budget natin yan. Huwag yan, hindi natin kayang bilhin yan. O kaya na-experience mo ba yung ganon nung bata ka? Alam mo kung naranasan mo yon, minsan hindi mo mamamalayan na dala mo na yon hanggang sa pagtanda mo. Hanggang sa magkaroon ka na ng mindset na lahat ng bagay ay hindi mo kayang ma-afford dahil dun sa mga experience na yon. Lahat ng gusto mong bilhin ay masyadong mahal para sa'yo. Minsan pag kumakain ka sa labas, hinahanap mo na kagad yung pinakamura kasi naka-mindset ka na na kapag mahal, kahit gusto mo, hindi mo afford. Wala sa budget mo. Madami akong kakilalang ganito. Kung sakaling meron kang ganun na mindset, panahon na para baguhin natin yung mindset na yon. Yung mga successful na tao, kahit kailan hindi nila sinasabi yung salitang hindi ko kayang bilhin yan or ang mahal naman. No, hindi nila sinasabi yung I can't afford it. Kapag meron silang gustong bilhin, hindi nila sinasabi yung wala akong pera o ang mahal naman. Ang sinasabi nila ay how can I afford it? Sa Tagalog, paano ko kaya ito mabibili? Doon sila nakakapag-isip ng malinaw na plano para makuha yung gusto nila. Alam nila na pag ginusto mo, maraming paraan. Ang tawag sa mindset na to ay resourceful mindset. Paano mo to i-apply sa buhay mo ang tanong? Tuwing meron kang gustong bilhin at kung sakaling hindi pa siya abot ng budget mo, huwag na huwag mong sasabihin yung ang mahal naman
o kaya yung wala akong pera. Kasi once na lumabas yung salita na yun sa bibig mo, automatic hinto ka na, na automatic suko ka na kagad. Parang tinanggap mo na kagad na hindi mo kayang mabili yung gusto mong bilhin. Ang kasunod nun, makakaramdam ka ng lungkot, mababad trip ka. Minsan pakiramdam mo hopeless at wala kang pag-asa dahil sinabi mo yung salita na yun. So ganito ang gagawin mo. Imbis na sabihin mo ang mahal naman, ang gawin mo, tanungin mo ang sarili mo. Anong pwede kong gawin para mabili ito? How can I afford this? Ngayon, dahil nagtanong ka, mapipilitan kang sagutin yung sarili mong tanong. Diba? Magsisimula kang umisip at humanap ng mga paraan para makuha yung gusto mo. Kaya simula ngayon, pag meron kang gustong bilhin, kahit gaano pa yan kamahal, huwag mong sasabihin yung ang mahal naman or hindi ko afford yan. Lagi mong tatanungin yung sarili mo, paano ko kaya ito mabibili? Yung simpleng change na yon ang tutulong sa'yo para makaisip ng paraan, para maging resourceful at para makuha lahat ng mga gusto mo. Itong pangalawang mindset na pag-uusapan natin, lahat ng mga successful na tao meron din ito. Sa sobrang importante nitong mindset na to, ginagamit ito ng NASA tuwing pipili sila ng mga bagong engineers. Kahit sila Bill Gates, agree na napaka-importante nitong mindset na to. Ready ka na bang malaman kung ano itong mindset na to? It's called growth mindset. Yung mga taong mayroong growth mindset, naniniwala sila na lahat ng bagay ay pwedeng matutunan at pwedeng mapag-aralan. Lahat ng skills, kahit ano pa yan, technical skills, leadership skills, communication skills, business skills, lahat yun pwedeng ma-develop sa pamamagitan ng pag-aaral. Yun ang belief ng mga taong mayroong growth mindset. Naniniwala sila na walang pinanganak na magaling kagad. Kahit yung mga talento ng pagkanta, pag-drawing, lahat yon ay pwedeng mapag-aralan. Naniniwala din yung mga taong mayroong growth mindset na kung nagawa ng iba, kaya din nila yung magawa kung aaralin at pagsisikapan. Ang kapaligtaran ng taong may growth mindset ay yung mga taong may fixed mindset. Yung mga taong may fixed mindset, ang paniniwala naman nila ay walang kontrol ang isang tao sa kapalaran niya o sa mga mangyayari sa buhay niya. Nakadinig ka na ba ng tao na nagsabi na, ah kaya yan umaman kasi sinuwerte yan. O kaya naman, ah kaya mataas ang grade niyan. O kaya may honor yan kasi pinanganak na yan or likas na yan na matalino. O kaya nakadinig ka na ba ng mga tao na nagsasabi na, ay mahirap lang talaga kami eh. Ito na talaga yung kapalaran ko eh. Yung mga ganun yung mga salitang lumalabas sa bibig nila. Ang problema sa mga taong may fixed mindset, sila yung mga taong mabilis sumuko, hindi sila mahilig sumubok kasi nga ang belief nila ay wala silang kakayahan na kontrolin ang direksyon ng buhay nila. Yun ang pinagkaiba. Ang isa pang katangian ng mga taong merong growth mindset ay hindi sila natatakot na magkamali. Hindi sila nagkukwit kapag mayroong mga challenges na dumadating sa kanila. Alam kasi nila na lahat ng mga challenges, lahat ng mga mistakes, lahat ng mga pagsubok ay parte lang ng journey papuntang success. Alam mo ba na lahat ng mga naging successful na tao ay dumaan sa maraming mistakes? Dumaan sila sa maraming failures bago sila naging successful. For example, si Colonel Sanders, yung founder ng KFC. Alam mo bang na-reject siya ng mahigit 1,000 beses dun sa KFC recipe niya bago siya naging successful? Si Thomas Edison naman, alam mo bang mahigit 10,000 times siyang pumalpak bago niya na-imbento yung pinakaunang light bulb, yung unang bumbilya? Si Michael Jordan, alam mo bang nakamintis siya ng mahigit 9,000 na shots sa buong karir niya at natalo yung team niya ng mahigit 300 na beses? Itong mga successful na tao na to, hindi sila natakot na magkamali o magfail dahil alam nila na part lang yon ng process, part lang yon ng journey papuntang success. Tingin mo, kung maaga silang sumuko, tingin mo nag-quit kagad sila, tingin mo magiging kilala at successful kaya sila? Hindi, di ba? Kaya ang gawin mo, gayahin mo itong mga successful na tao na to. Simulan mong i-adapt itong growth mindset, yung pagiging tunay na open-minded. Una, i-adapt mo yung mindset
or paniniwala, yung belief na lahat ng bagay ay pwedeng matutunan at pwedeng mapag-aralan. Pangalawa, magkaroon ka ng belief na ang mga challenges, yung mga pagsubok at yung mga mistakes ay part lang ng journey mo papuntang success. Hindi yun balakid, yun mismo yung daanan. Kapag nagkaroon ka na ng ganitong klaseng growth mindset or kapag naging tunay na open-minded ka na, wala nang makakapigil sa'yo. Magiging successful ka. Pangatlong mindset na tayo. Isa sa mga pinaka-idol kong entrepreneur ay si Elon Musk. Isa siyang billionaire at siya ang founder ng PayPal, SpaceX at Tesla. Kwento ko sa iyo yung nakakabilib na ginawa niya. One time, malapit nang malugi yung business niya dahil sa sunod-sunod na failure. Yung mga tauhan niya nag-aambaga na ng pera para lang hindi magsara yung kumpanya nila. Pero alam mo kung anong ginawa niya? Nag-take siya ng malaking risk. Nag-all-in siya. Ang ginawa niya, lahat ng perang naipon niya, ininvest niya lahat yon sa business niya. At alam mo, buti na lang, yun ang ginawa niya. Kasi ang nangyari, nakarecover yung business niya at nagbunga ng malaki yung risk na ginawa niya. Dahil sa risk na ginawa niya, ngayon ang net worth niya ay nasa almost $19 billion at pang number 48 siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Mindset number 3 ay risk taker mindset. Lahat ng mga successful entrepreneurs ay mga risk takers dahil naniniwala sila na kung walang risk, wala ding reward. Ito yung sabi ni Mark Zuckerberg about taking risk, isa sa mga pinakabatang billionaire at founder ng Facebook. The biggest risk is not taking any risk. In a world that changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Mas risky daw kung hindi ka magte-take ng risk. Tama naman, di ba? Kaya ito ang mapapayo ko sa'yo. Sa career at business decision na gagawin mo, kung kailangan mong mag-take ng risk, imbis na atras ka kagad, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ang worst thing na pwedeng mangyari kapag nag-take ako ng risk? Magiging pulubi ba ako? Mapuputol ba ang kamay ko? Most likely, wala namang ganong mangyayari, di ba? Kung ang sagot ay hindi naman ganong kagrabe, wala namang worst na pwedeng mangyari, ang next question na tanungin mo sa sarili mo ay anong reward ang pwede mong makuha kapag nag-take ka ng risk at ng action? Meron bang posibleng magandang mangyari? Meron bang possible gain sa part mo? Now, kung wala namang worst na pwedeng mangyari at kung merong malaking reward na pwedeng makuha sa risk na gagawin mo, then go ahead and take that risk. Huwag kang matakot maging risk taker dahil kung walang risk, wala ding reward. At ang tunay na risky ay ang hindi pag-take ng risk. Ayan yung tatlong mindset na meron ang lahat ng mga successful na tao. At kailangan mong i-apply sa buhay mo itong mga mindset na to kung gusto mong maging successful. And here's why. Tanong, nakasakay ka na ba sa kabayo? Yung lolo ko, kutsero siya. At nung bata ako, pumupunta siya sa amin at pinapasakay niya ako dun sa kabayo niya. Alam mo ba na ang kabayo napakadaling pasunodin? Pag sinabi mo sa kanya tumakbo pa abante, susundin ka niya. Pag sinabi mo sa kanyang lumiko sa kanan, liliko siya sa kanan. Pag sinabi mo sa kanyang lumiko sa kaliwa, liliko siya sa kaliwa. Susundin niya lahat ng mga iutos mo, puwera na lang. Puwera na lang kung nauuhaw o nagugutom yung kabayo mo. Kapag nauuhaw yung kabayo, tapos may nakita siyang tubig, kahit anong iutos mo sa kanyang gawin, hindi kanya susundin dahil mas uunahin niyang pumunta kung nasaan yung tubig. O kaya naman, kung nagugutom siya, mas uunahin niyang puntahan kung nasaan yung pagkain. Now, ganun din tayong mga tao. Yung kabayo, parang yun yung mindset natin. Yung inuutos mo sa kabayo, yun naman yung gusto mong ma-achieve. Kahit anong willingness mo na maging successful o masenso at kahit anong action pa ang gawin mo, kapag ang mindset mo ay gustong maghirap, gustong mag-fail, hindi yun mag-work. Kapag ang mindset mo ay salungat dito sa tatlong mindset na tinuro ko sa'yo, hindi yun mag-work. Magkakaroon ng conflict at hindi magkakasundo yung goal mo sa mindset mo. Kaya kailangan nating baguhin yun. Kung gusto mong umasenso at maging successful, kailangan magkaroon ka nitong tatlong mindset na to. Number 1, resourceful mindset. Number 2,
growth mindset, at number 3, risk taker mindset. Thank you so much for watching itong part 2 ng online class natin. Mag-comment ka nga sa baba ng video na to. Sabihin mo sa akin kung ano yung pinaka nagustuhan mo sa pinag-usapan natin dun sa mga mindset na pinag-aralan natin. Ano dun yung pinaka-paborito mo? Sige nga, mag-comment ka nga sa baba. At kung nagustuhan mo itong part 2, sigurado mas magugustuhan mo yung part 3. Dahil sa susunod na part, sa part 3, pag-aaralan na natin yung iba't ibang mga path, iba't ibang paraan, o yung iba't ibang mga klase ng internet businesses na pwede mo kagad gawin kahit ngayong araw na to mismo para masimulan mo na yung journey mo. Yung bagong journey mo, entrepreneurial journey mo, at yung journey mo papuntang success. So exciting yun, di ba? Excited ka na bang magsimula? So yun, pag-uusapan natin yun at yun yung pag-aaralan natin sa part 3, sa next part. Now, kapag ready ka nang simulan yung part 3, ang gagawin mo lang ulit ay i-click yung next button na makikita mo sa baba ng video na to at makikita tayo dun sa part 3. Now, habang inaantay kitang mag-comment sa baba, tatalon muna ako dun sa pool, magsuswimming muna ako. Pero see you later sa part 3.